Talagay po natin ang bawang, yan, golden brown na siya. Next na po natin agad ang sibuyas. Ito po, simple recipe lang, pero yummy siya at saka sustansya dahil ang palaya. Yan. And next na rin po natin ang kamatis. Gagamit din po pala tayo dito ng asin. At saka ng paminta. Lulutuin po natin maigi itong kamatis. Yan, luto na po yung kamatis. Sambang mo ng amoy. Parang ito pa lang pwede ng ulamin. Tapos, ininext na po natin yung ampalaya. Yung iba, binababad nila sa asin yung ampalaya para daw mawala yung paes. Kaya lang, nawala na rin yung sustansya ng ampalaya. Kaya I suggest huwag na itong ibabad sa asin. Masarap naman siya kahit na paes. Yan, hahaluin po natin. Lulutuin lang po natin ito saglit. Then, tsaka natin isusunod yung iba pa pong mga natitirang ingredients. Ayan, luto na po yung ampalaya. Maglalagay tayo ng konting asin. Depende na po sa inyo kung gano'ng karaming asin ang ilalagay po ninyo. At saka maglalagay din po tayo ng optional lang naman itong paminta. Ako kasi gusto ko may paminta. Konti lang. Haluin po natin saglit. Lalagay na po natin yung huling ingredients na itlog. Binatik ko na po itong itlog. Nilagyan ko na rin po yan ng konting asin. Lalagay na po natin dito. Huwag muna natin gagalawin ng mga 1 minute para maluto yung egg. Then pag medyo luto na yung egg, tsaka natin siya hahaluin para medyo buo-buo yung itlog. Kasi ano, mas masarap siyang kainin ng ganon. Yan. Ayan. Medyo luto na yung egg. Ihahalo na natin siya. Nasa inyo na po kung gano'ng karaming itlog ang gusto nyong ilagay. Ako, 2 piraso lang. Para sa mga or sa exact measurement po ng aking ingredients, pwede niyo pong bisitahin yung aking FB page. Doon ko po inilalagay o pinupost yung exact measurement po nitong aking recipe. Thank you for watching. Maraming pong salamat sa inyo sa panonood. Kung nagustuhan niyo po, sana po i-like po ninyo and subscribe. Ayan po, pwede na natin itong iserve sa ating mga mahal sa buhay. Thank you. Bye-bye. Ito na po ang ating ginsang ampalaya na may itlog.